And live. Ayan. So, mga kababayan, at bago po ako magpahinga, ay i-update ko po kayo sa akin pong mga nagawa. Ha? Ngayong araw po na to ay ako po ay tumulong sa ating gobyerno sa pamamagitan po ng DSWD. Okay. Tayo po ay nagpadala ng 10 tonelada ng bigas para sa Rehiyon 2 sa pamumuno po ng DSWD. Ito po mga kaibigan, ito po yung sinasabi ko sa inyong report ko. Ito po, pakinggan nyo po. Yung aking report. Ayan. Sandali lang po mga kaibigan. Kaya tulad po kanina, binati ko po kayong lahat sa Facebook, yun po ay ang aking pagbati. Pero ngayon po ay ang aking namang report tungkol sa aking ginawa. Ito po. Salamat po sa inyong donation na 200 bags of rice. At marami po matutulungan itong bigas na ito. Mapagtawin po ito sa mga magigutom. Kami na po ay talagang binibigyan namin yung mga intelligent ng pamilya. At para ipipagtawin ito sa pangarap. Maraming salamat po ulit. Yan, Sir Leo, ha? Narinig mo mismo. Kay Regional Director Dupinya po, ang kanyang pasasalamat. Maraming salamat po sa iyo. Saludo po ang entire Region 2 of your kindness. Ayan po ang pakikalat po itong ating live. Okay po. Ayun po, ina-update ko lamang po kayo na tayo po ay nagpadala ng 10 toneladang bigas tulong po ng inyong abanlinggod. Kasi po, ang ginangyayari, napakarami pong message galing ng Biskaya, galing ng Isabela, galing ng Quirino, ang dami po eh. So, ako po ay tumulong sa aking maliit na kapamaraanan. Pagpasensyahan nyo na po ang aking munting nakayanan. Mabuhay po lahat ng bumubuo ng DSWD dyan sa buong Region 2. At syempre, mabuhay din yung pagod na nating kaibigan at facilitator ng mga bigas dyan sa Region 2. Sa pangunguna ng Cagayan Board Member Perla Tumaliwan. Kahit po may pera akong pinadala, kung wala pong magpapacilitate, hindi po makakarating sa Region 2 yung tulong natin sa ating mga kababayan. Kaya naman po, mga kaibigan, ako po ay nagpupugay, hindi po sa aking sarili, kundi dun sa lahat ng mga tumutulong sa atin, para maisakatuparan yung ating pagtulong sa ating mga maliliit na mamamayan. So, winan time, big time ko na lang po. Kumbaga, dumagdag na lang po yung ayuda ko sa gobyerno. Yun po. Ako po'y proud na masabi na naging bahagi po ako sa kasaysayan ng ating lipunan. Ulitin ko po, huwag niyo pong isipin na ako'y namumulitik at wala ho akong plano noon. Ang tanging hangarin ko lang po ay yanigin, gisingin, kalembangin yung mga natutulog nating mga magigaling at magigiting na mga Pilipino. Alam niyo po, ika nga eh, ganitong kasimple po, no? Kung tayo po ay sama-sama at nagkakaisa, malalampasan po natin lahat to. Ayun po, at least tapos na ho ako sa Region 2. Okay? So, bababa na ho ako ng Region 3. Panalangin niyo po ako. Ipanalangin niyo po ako sa mga taong nagtatangka sa aking buhay. Sila ho'y makapangyarihan. Pero, sabi ko nga po, ang Diyos ang may kapamaraanan. Ako po'y ginawa lamang kasangkapan. Huwag po ako ang inyong pasalamatan. Ang pasalamatan niyo po ang Diyos na lumikha. And I keep on praying to the greater architect of the universe with his divine providence and infinite wisdom to always grant me guidance, strengthen my heart and hands, and the heart and hands of those people na hanggang ngayon ay hindi nila alam kung paano sila tutulong.
Ayun po, at nakita nyo po, mamaya po i-upload ko po lahat ng video pati yung actual na bigas na ibinababa po sa mga trailer. Ha? Ayun po, yun po yung achievement ko ngayong araw na to. At ako po'y tuloy-tuloy pantutulong. At nga po pala, kanina po kasi na may tumanggap ng challenge ko at ako po ay na-overwhelm lang. Dito sa tumanggap ng challenge ko, Yama, patingin nga yung tumanggap ng challenge ko, yung tumanggap ng challenge ko. At, Hindi yung ano, yung Jack, ano ba yun, yung 4 million? Rickney, 4 million. Yung tumanggap po ng challenge, yung tumanggap ng challenge ko na si Rickney Hakala. Okay po. Dabaw po. Yung namigay po ng 4,130,000. Hindi ko po alam kung talaga pong ito'y naipamigay. At hindi ko rin po alam kung ano po. Ako lang po ay na-overwhelm dahil sumagot po sa challenge. Sa kabila po ng pagka-vlog ko kanina, marami pong nagtawagan sa akin na sila po ay na-argebyado po ng taong ito. Ngunit hindi ko po siya husgahan. Ayoko po siyang husgahan kasi hindi ko naman po alam ang katotohanan. Okay? Pero po yung mga kumpanya na kanyang challenge ay pinadalan po ako ng mga litrato, especially yung front row. Eh talaga naman po yung front row simula pa lang po pala ng COVID ay tumutulong na. Opo. So ako po ay hindi ko po binatikos ang front row directly. Inayudahan ko lamang po yung kanyang video dahil ang tingin ko hinahamon niya si front row. Pero po ngayon nagpadala po ng napakaraming video ang front row na talaga po tumutulong sila. Para sa front row, mabuhay po kayo, ha? Pasensya na po kayo kung ano man yung nasabi ko, hindi po aking galing kundi galing dito kay Rickney Hakala na nagbigay ho di umano ng 4 na milyon. Ngayon, kung yung mga nabigyan po ni Rickney Hakala, maituturing natin na itong si Rickney ay talaga hong maitutulong natin sa panahon ngayon ay bayani. At dahil sa kabila ng lahat ay ipinamahagi niya sa taong bayan na higit nangangailangan yung kanyang pera. Ngayon, kung totoo man, sana ho makakita ho ko ng report na yung kanyang 4 million na sinasabi ay talaga hong nakarating sa taong bayan. At hindi ko naman ho gagamitin, ayoko naman hong gamitin ni Rickney Hakala itong aking ginagawa para maging mas popular siya at para mas marami pang tao na makilala siya, baka dumami ho yung kanyang investor. Hindi po ganon. Ngayon, kung talaga pong naipamigay yung 4,130,000, mabuhay ka, Rickney. Ngayon, para naman po doon sa front row, mabuhay po kayo, front row. At talaga naman pong napakarami niyong ginawa at nakita ko po yan in my two eyes doon sa mga video inyong pinadala. Front row, mabuhay po kayo. Ayun po, talaga pong si front row ay talaga pong nakita ko yung kanyang pagtulong. So mga kababayan, alam nyo na yung mga kumpanyang dapat natin tulungan. Yun po, ako po'y na-overwhelm lang dito kay Rick Nyakala, pero hindi ko siya po personal na kilala. Pinadalan lang po niya ako ng video na mamimigay po siya ng 4 million at 2,000. O sana ho makarating talaga doon sa tao at may tao sanang tumawag sa akin na magsabi na natanggap na nila. At least kailangan ang tatawag na tao rito ay mga 1,000 na tao man lang. Kasi ang sinasabi po niya is 2,000 tao daw po ang makikinabang, which is walang video. Pero po itong sinasabi ko, ako po ay i-upload ko mamaya po yung video na tayo po ay kahit papano ngayong panahon na to, ngayong araw lamang po na to, tayo po ay nagbigay ng 10 toneladang bigas sa ating gobyerno through DSWD Region 2. Ayun po, mamaya po i-upload ko po lahat, ha, yung aking achievement of the day. At nga po pala, akin na pahinga ako ng 1 sample dyan ng PPE. Medyo malaki po yung gastos nito, mga kapatid, pero okay lang po. Huwag mo na buksan. So, meron na po tayo rito. Ito po yung ating PPE. Ito po yung kanyang mask.
Ayan po. Ayan, tinestik ko lang. At ito po yung kabuuan. Magandang klase to, microfiber. Opo. Ito po. Yung mga PPE. Ayan. Ano po siya? Microfiber fabric, breathable fabric, water repellent, and high quality. So, ayan po mga kaibigan, yung aking report of the day. Sabi ko nga po, napakarami pong humihingi ng tulong. So, pero yung review po namin ay napakarami pong message from Biskaya, Isabela, Matela, Quirino. So, hindi ko po alam at ako lamang po ay nag-iisa, ilan-ilan lamang po kami. Kaya nagpapasalamat po ako kay doon sa ating facilitator, especially kay Ms. Beth Lopez de Leon na talaga naman pong halos hindi na ho natutulog sa sobrang pagod. Kaya po, kung maaari po, ngayon pong araw ng Pangilin ay mangilin muna tayo. At pagkatapos ng ating Pangilin, tayo po ay tutulong pa. Ulit-ulit, hindi po tayo titigil hanggat di po natin nalalampasan itong COVID-19, itong epidemyang pinagdadaanan ng ating inang bayan. Alam niyo po, mga kapatid, mamaya po, i-upload ko po lahat ng ating video. I-upload ko po lahat, pati yung pagdidiskarga ng ating mga bigas. Sabi ko nga po, yung pong mga gatas na mga humihingi ng donation, ma'am sir, pinag-aaralan pong mabuti ng aking pamunuan. Kahit kami po iilan-ilan lang kung paano po talaga kayo mahahandugan. Paano ko mapagkakasya yung aking sariling salapi. Alam nyo po, wala pong anuman sa akin ito. Hinanda ko na po ang sarili ko na pagkatapos ng COVID na to ay wala hong matitira sa akin. Wala hong problema yon. Basta natupad ko po yung aking pangako. Alam niyo po. Yun po, mga kaibigan, accomplishment ko po ngayon ay nakapagbigay po tayo sa ating gobyerno ng 10 toneladang bigas through DSWD. Kaya hinihikayat ko po yung aking mga kaibigan na tulong tayo sa gobyerno through DSWD kung may maitutulong tayo. At sila naman po ang DSWD, talaga namang gumagalaw para sa mga indigent Filipino. Pinapasalamatan ko po ang regional director ng Region 2 na si Director De Villa para dun sa kanilang kasipagan na lahat ng mga indigent people sa kanyang nasasakupan ay mabigyan ng tulong. Tulong kahit na relief good man lang yan. Yun po. Medyo sobrang pagod po talaga. Inuulit ko, front row, mabuhay ka, front row. Maraming salamat. Hindi ko intention kanina kasi yung video kasi, hinahamong kayo ni Rick ni Hakala, sinabayan ko lang yung kanya. Pero dahil dun sa pinadala nyo mga video sa akin na since day one, tulong kayo ng tulong, pasensya na po kayo. Ayoko pong magamit itong aking mayaman challenge, ha? Para sumikat ho yung iba. So, hindi ko ho pinasisikat si Rickney. Kumbaga, natuwa lang ako dahil sumagot siya sa challenge ko. Ganun pa man, kung may natulungan po talaga na 2,000 tao na tumanggap, ay sana makita ko ho yung mga video at pasasalamatan ko pa rin siya. Hindi ho ako maghuhusga ng tao. Alam niyo po, lahat tayo, kung si Amang Abraham ay dating warrior, pero naging father of all nation siya. So, yun po. Ngayong COVID, iniisang tabi ko muna po ang lahat ng kung ano-ano mang mga bagay. Ang importante po ay ang pagtulong ko sa ating mamamayan. Ulitin ko po mga kaibigan, kahit anong hirap po, aking paglalabanan yan. Kahit anong hirap, kahit ano pa yan, hindi po ako matitinag. Ang ginagawa ko po hindi para sa sarili ko, kundi para sa mamamayan Pilipino. Para dun ho sa mga nagsasabi na pinaprepare ko raw yung sarili ko, baka ako raw ay tumakbo, ay hindi ho. Wala ho. Mag-aartista ako kung pwede pa. Pwede pa, mag-aartista na lang ho ako. Ayun ho. So maraming salamat sa iyo, Board Member Perla Tumaliwan. At immediately, nakapag-deliver po tayo ng 10 tonelada dyan sa DSWD. Mamaya po, i-upload ko po lahat ng mga videos nang makita niyo po. Na talagang dumating at tinanggap po nila yung 10 toneladang bigas dyan sa Region 2.
Bukas naman po, yung 5 tonelada para sa bayan ng Santa Teresita ay makakarating din po. Hopefully, sana kayanin bukas. Ayon po, pakisabi na lang po dun sa mga manonood natin, pakisubscribe yung ating YouTube channel, pakisubscribe yung itong video na ito, at pakishare and like, at yun po, para sa inyong lahat. Ito po ang part 1 ng report ko sa inyo. Mabuhay po kayo at maraming salamat po. Wala pong GCash. Wala ho tayong GCash. Hindi po tayo mamimigay ng GCash. So maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Hinihiling ko lamang po ang inyong dalangin na sana bigyan pa ako ng Diyos ng kalakasan at patuloy kong malampasan itong mga pinagdadaanan nating hindi maganda sa mga kalaban. At basta po, ibinibigay ko sa Panginoon Diyos lahat ng pagpupuri. At makakaasa po kayo na hanggat ako po ay may lakas, hanggat ako'y gumigising pa sa umaga, kung ano pa po ang natitira sa aking bulsa, makakarating po yan sa mamamayang Pilipino. Ang tanging maitutulong nyo na lamang po sa akin ay pakisubscribe, share, ay pakalat ang video ito nang sa ganon ay yung mga kaibigan ko pa ay ma-challenge ko. Tulong tayo sa gobyerno, tulong tayo sa mamamayang Pilipino. Ang laban natin na to ay laban ng buong Pilipinas. Maraming salamat po. Ito po ang part 1. To be continue po tayo.